guys, good afternoon. Mag-prepare tayo ng focaccia. Focaccia pugliese. And ito yung halina ko dito. 1 kilo ito. Mas maglalagay tayo ng 30 grams ng anong gramong haba ito. Tumayano na ako. Maglalagay tayo ng 30 grams na yeast. Dried yeast. Itong napili kong ano pero yung natural. Tapos maglagay tayo ng isang kutsara asukal ang patubo ng ating yeast. Hindi ko ito laging ginagawa kaya may kodi ko ako. Tapos yan, may butas na ako dyan. So ilalagay natin ito, 100 grams itong patatas na binoil tapos giniling. Lagyan natin ito dyan. Tapos 50 grams itong gatas na mainit. Para kasi mag kailangan pag gagawa ng dough mainit ang ilalagay para mabuhay ang ano, mabuhay ang yeast. Hindi lang sa maglalagay tayo ng ilang kutsara. Dalawa. Olive oil. Pampabuhay ng yeast. Ngayon, meron akong tubig na maligam-gam dito. Na ilang grams kaya ito. Mga 300 grams. Na may asin na isang kutsara. Ngayon, dahan-dahan natin siyang ilagay. Kasi baka mabasa naman masyado ang ating dough. Ang kailangan niya lahat. Okay. Kasi hindi siya maliquid na pagka do. Bukhanin ko muna yung aking spatula. Kailangan pa ng tubig kasi depende sa panahon, depende sa harina, magdadagdag, pero kailangan mainit, maligam-gam. Parang kulang pa nga, magdagan natin.
ako ng maligamgam na tubig. Hindi ako nakapag-ipron. Dapat nag-ipron ako kanina pa. Nakalimutan ko. Ngayon ako mag-iipron. Okay. Here we are. Magdag tayo ng tubig kasi it comes out. Kailangan nito may lakas ka. Ngayon, i-wipe out natin ang gusto. Yung magkasabihan dito, pagka gumawa ka daw ng dos, ng pizza, kailangan galit ka. Para lahat ng lakas mo ay may bubuhos mo dyan sa paggawa ng pasta. Ngayon, kung meron naman kayong machine, madali na. Lagyan natin ang mantika. Yung ating masahan. Huwag tayo magdagdag ng harina dito, kundi maglagay tayo ng konting-konti lang, isang patak ng oil. Yan lang yan.
ng mantika. Anong harina. Matigas ang labas ng dough. Ayan. I-work out natin ito hanggang maging elastic. Manaklay. Kasi gustong practice ng luto eh. Pwede din nyo namang hatiin ang ingredients nito. Kasi 1 kilo itong ginawa ko. Pwede ninyong hatiin. Sa totoo lang, kinuha ko ito sa recipe na 2 kilo. Hinati ko na lang. Kailangan kang magalit dito para maganda ang resulta ng dough. Okay, after 5 minutes, elastic na siya. Okay, nung daw ng pizza or pa, tinapay. The more na mag-work out, the more siyang magiging soft at elastic. Dikit. Galit ka lang magalit. Para bubuntalin mo yung dough.
lasa ka. Masarap ng, ano, soft na siya. And, lalagay natin dito sa bowl na pinagtimbangan ko ng harina. Pero lagyan natin ng oil para hindi siya didikit. Sa akin sa ibabaw ang oil para hindi sa tumikit sa ano pagtatapo natin mamaya. Tapos hiwaan natin ang tatlong hiwa. Makita natin paano siyang umalsa. Okay. Ngayon, takpan natin ng plastic red tablecloth. Ito yung ginagamit namin pagtakit dito para mag-ano ang init. Tapos takpan natin dito. And we leave that 2 hours. Tapos sitting ko, kontrolin na lang natin mamaya. Okay, ngayon ay 6:20. So 8:20, kukontrolin natin. Okay, see you later. See you later. Welcome back. Wala pang 2 hours. Ito na yung ating napakagandang dough. At sarap ng amoy. Gawin na natin ito. Ngayon, ating i-divide. Ano ba yung gagawin, ha? Hindi, alam mo. Push it down. Ating i-divide into 1, 2, 3, 4. Ayan, ito divide natin sa dalawa. Unahin natin tagay tayo ng oil para hindi didikit. Olive oil ang ginamit ko ngayon kasi focaccia ito, hindi to pizza, ha? Iba ang pizza kaysa focaccia. Focaccia.
Itata. Itong gawin natin. Malaki itong. Malaki kasi. Okay. Mas maganda. Nagawa tayong dalawang klase lang. Isang patatas at saka isang kamatis. Fresh na kamatis. Na hindi ako naubusan ng battery, matagal akong nakatambay, wala pang bagay, wala pa namang 2 oras. Hindi ako malubat. Hirap elastic, bumabalik. Hirap naman. Pinahihirapan ba yata ako? Pagdaban ka. Umabalik. Yan. Bibitarin. Hihilain. Ngayon, para hindi siya bumalik, lagyan na natin ng kamatis na ganyan. Kasi kapat siya ito. Mamabalik pa rin. Ayusin natin yan mamaya. Tapos nakalimutan ko asin at saka
talaga nung kinuha ko drive na to. Tapos, lagyan natin ng oil. Tapos ito siya, maghihintay siya dito. Nakakala na yan i-open. Kasi ang purpose niyan, kaya mamaya na yan i-open para hindi siya, at para tutubo muna siya ng konti. Ba talaga pa kayo matre yung itong matre ang tinatawag na ginagamit ko, iba ang amoy ng pizza, masarap nando pag kayong leave ito ni Bira, matapang ang amoy. Ito masarap siya. Ito, batatas na nakaboil na to. Lagyan natin ng konting oil. Lagyan natin ng rosemary. Galing ito sa garden ko. Ganun lang naman yan. Sarap ng amoy. Ang amoy. Lagyan natin ng konting asin. Tapos ito. Kasi malalaki.
Ito, wala itong mozzarella ha, kasi hindi ito pizza. Kundi focaccia. Pagyan natin ang konting asin. Tapos oil. Yan, pwede siya dyan. Kasi kung na medyo maliit. Kasi maliit na yan. Sa bilog ilalagay yan. Dito hindi ko na nilagyan ng oil ito kasi hindi nadikit itong pan na to. Kasi marami pa itong patatas. Ilagay natin dyan. Doon sa isa magdagdag na lang ako ng kamatis. Nihiwa. Mabilis lang yan. Rosemary. Subukan ko maghanap ng seeds ng rosemary. Pagdalhin sa Pilipinas. Hindi ko lang sigurado kung mabubukay sa atin. Thank you.
dito sa bilog natin ilalagay. Sabang ginagawa ko itong huli, sinindihan ko na pati yung oven kasi umalsa na yung nauna kong ipinorma sa pan. Ngayon, nalagay natin ganyan. Sinagdag lang ako ng hiwa. Ganda tingnan.
meron dalawang kamatis na buo, kaya mo na dyan lagay yan sa salad. Tapos, titimplahan ng asin. Sarap, ang ganda, ang ganda tingnan, hindi ko ma pwedeng itiwarik ng mga matatapon ng oil. Iikot natin ang ating camera pupunta doon sa oven. Para mag-start na tayo mag-oven. Okay, yan ang oven. Yung black na yan. Natin. Una kong ginawa. Pwede na siya. Nakapag-relax na siya. Okay. Ito na hen. Set tayo ng 20 minutes. See you later. Okay, questa è la vi e la vi la vigaccia. Guardai quanto è bella. Però volevo ancora un po' più. Però è già rotta, se no diventa troppo bruscicchiato sotto. Vabbè. Bye, see you next video.